Today mga kahima, so meron tayong Honda Brio engine wash tutorial. So papakita ko yung likod, so ito yung harapan niya para kaya yung maging pamilyar. Alam sa mga gustong mag DIY engine wash tutorial, okay? Honda Brio, okay? IBTEC, ayan. Ayan yung kanyang likuran. Para po kayo yung maging pamilyar, lalo sa mga gusto mag engine wash ng kanilang mga sasakyan, lalo sa mga baguhang car wash boy. So kung ano yung mga dapat ingatan, syempre pinakamaganda niyan ay magtanong muna kayo sa mga mekaniko ko, okay? Dahil sila rin nakakaalam kung ano yung mga dapat ingatan sa makina, dahil sila yung gumagawa ng mga makina ang mga mekaniko ko. Yan, so mga dapat ingatan sa Honda Brio bago kayo magsagawa ng pag-engine wash. Ang kanyang computer box, ayan, depende po yan sa mga sasakyan. Meron po mga sasakyan na ang kanyang computer box ay nasa loob ng sasakyan, okay? So ito po ay nasa loob ng makina, ang kanyang computer box ECU module. Ayan, syempre ang kanyang yan, inner intake, yan, intake filter hose, papunta ng filter, yan, takpan nyo ng plastic, iwasan nyo tutukan ng pressure water, syempre, takpan nyo ng plastic, kailangan di makapasok yung tubig. At syempre, ang kanyang computer box ay kailangan nyo rin takpan ng plastic hanggang ilalim, at huwag nyo rin tutukan ng pressure water. Yan. So, mamaya, mag-aalis tayo ng battery. Ng battery ng negative tsaka ng positive ng connection, para habang ating binabasa ay wala siyang kuryente, okay? Ayan, so katulad ng sabi ko ay pwede kayo magtanong sa mga mekaniko. Ayan, so yun lang mga kaimas. So iwasan nga pala ninyo na mahugot ang kanyang mga terminal socket para hindi magkaroon ng problema. Lahat ng mga sensor socket, ayan, ay iwasan ninyo na mahugot or maputol kapag kayo ay nagkasabon or nag-engine wash. So kailangan din mablower ninyo ng maayos bago nyo paandarin ang makina. Yan mga kahimas. Okay. Syempre ang kanyang insulator. So sa kanyang hood, gagamit kayo ng engine degreaser syempre. Yan. At sa kanyang insulator ay ano lang yan mga kaimas, microfiber towel, sabunin nyo lang, dipigaan nyo ng maigi, tsaka nyo ikuskos sa insulator. Huwag kayo gagamit ng pressure water dahil pwede yung masira, dahil yan po ay gawa sa manipis na lawanet, kaya para sa mga baguhan. At mamaya gagamit tayo ng aluminum cleaner, yan, para sa mga aluminum. Yan, aluminum gagamit tayo, sa so, meron po niya sa online. At kapag meron tagas ng makina ay pwede kayong gumamit ng kerosene WD-40, yan, para pang tanggal sa mga oil leak or tagas, okay? Yan, so paandarin muna natin mga kahimas bago tayo magsagawa ng pag engine wash or pagbabasa ng makina, at bago tayo magtanggal ng battery. So paandarin muna natin ang kanyang makina. Ayan natin, susi. Opya. Siyempre, automatic transmission. Kailangan naka-parking yung kanyang cambio. So ayan, nakatapat sa parking kanyang cambio. Okay, bago kayong mag-start. So ayan, para sa mga baguhan ay kung wala kayong alam, pinakamainam ay magtanong kayo sa marunong or sa mga marunong magpaandar ng sasakyan, lalo sa mga car wash boy ng mga baguhan. Okay, kumonsulta muna kayo sa may-ari ng car wash. Sa mga gusto mag DIY ng mga car owner, syempre normal na yun, marunong sila magpaandar, di ba? Car owner nga eh.
Then yun, paanda rin natin. Ayan, normal yan kapag hindi pa naandar. So ayan mga kahimas, wala siyang check engine, normal yung kanyang makina. Okay, so kailangan mga kahimas, after ninyo mag engine wash ay wala lumabas yung check engine. Okay, then kapag meron lumabas na check engine, kung sakali lang naman na may lumabas na check engine, pinakamaganda ay check nyo muna yung mga sensor socket, baka nahugot lang or yung mga cable. So kung wala ay pinakamainam ay kumusulta na kayo sa mekaniko, yung mekaniko na merong scanner. Okay, para ma-detect kung saan nagkaroon ng check engine. Yan, para sa mga baguhan. Okay, huwag kayo kukuha ng mekaniko na walang scanner, dahil mahirap po manghula. Marami po yung mga sensor mga kahimas, yung kanyang makina. Maraming sensor yan. Kaya pinakamaganda ay manap kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong mekaniko na merong scanner. Yung pinakamainam po. Yan. At kung sakali naman mga kahimas, na bago kayo mag engine wash ay may lumabas na check engine, ang pinakamainam dun mga kahimas ay ipagbigay alam nyo muna sa mayari bago kayo magsagawa ng pag engine wash. Kung sakaling merong check engine, lalo sa mga car wash owner ng mga baguhan, ayan, mga car wash boy ng mga baguhan, ayan, kadalasan sila yung nagiging ano dyan, ang biktima, diba? May, alam nyo naman, meron tayong mga may ugali ang tao, diba? Lahat naman tayo merong ugali. Kaya bilang safety, kung sakaling merong ang lumabas sa check engine sa kanyang makina habang hindi nyo pa ini-engine wash, ay ipagbigay alam nyo sa may-ari bago kayo umaksyon, bago kayo mag-engine wash, para iwas damay, dahil mahirap po yung magbabayad ka na hindi mo na makasalanan, diba? So yun lang mga tip po sa inyo. At kung bago ka sa channel ko, pwede nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. At syempre wag nyo rin kalimutan mag-subscribe, yan, para po lagi kayo updated sa mga upload video ko. Ang mouse na ako mga kahimas. Okay? So ilang masabi ko sa inyo ay maging maingat. Okay? So mag-aasahan ng battery, kanyang negative tsaka positive, para walang maging aberya sa ating gagawing engine wash tutorial. Yan, so tanggal na mga kahimas yung kanyang positive tsaka yung kanyang negative connection ng battery. At may cover na rin tong sa inner tube, intake filter hose ng plastic. And yung kanyang computer box, hanggang ilalim kailangan merong plastic. Ayan, meron tayong plastic foil hanggang ilalim. And iwasan nyo lang natutukan ng pressure water para hindi magkaroon ng aberya. At syempre, iwasan nyo rin na mahugot lahat ng mga sensor socket terminal. Okay? Dahil dyan ang magsisimula ang check engine. Isa yan sa mga parte. Okay? Kaya iwasan nyo na maputol at mahugot ang mga terminal socket. At syempre, i-blower nyo rin ng maayos bago nyo paanda rin. Dito sa kahit anong sasakyan, syempre. Then, itong kanyang cover, inalis ko rin. So, meron naman yan lock. Plastic lang naman yan. Mabilis at tanggalin para malinis ko itong ilalim na maayos. Yan. Pag may cover kasi, hindi kasi malinis ang maayos yung ilalim. Yan. Diba? Mahirap pasukin. Then, tinanggal ko lang naman para malinis. Yan. So, yan. Mga kailangan natin, ang pressure water. And pressure water, blower. Kung wala kayong blower, pati naman air compressor. Para ma-blower lahat ng mga area. Lahat ng mga terminal socket sensor. So, bago nyo pa andar rin, syempre. Car shampoo or Joy, pwede naman yun, pang sabon. Detailing brush or paint brush, pwede naman yun. Meron naman sa mga hardware or handyman, meron po nun, or palengke. Then, wash mitt, foam, micro fiber towel, pang sabon, pwede naman yun.
Basta ang mahalaga ay masabon yung lahat ng area, lahat ng abot. Okay, ayan. Then gagamit tayo ng apron para yung ating belt or susi or metal na bagay ay hindi tumama sa top coat. So hindi lang makina ang ating ingatan, syempre yung top coat din ay iwasan natin na magasgasan. Ayan, paikot. Okay, para maganda kalabasan ng inyong trabaho. Meron kasi minsan na shop na hindi nag-e-apron. Minsan tumatama yung kanilang mga belt or susi sa top coat, kaya nagkukost ng mga gasgas. So ito ay hindi lang makina ang ating ingatan, pati ang labas na inyo. Ayan. So gagamit tayo ng degreaser, engine degreaser sa mga panel, ayan, body colored panel, plastic panel, ayan, sa hood, pwede po yun, meron po yun sa online, ayan. So yun mga kay, mas bukod sa computer box ay na-request din ni client na takpan din ng plastic ang kanyang ABS. Okay, so depende po yan mga kay, mas merong customer na ganyan, request by request. Okay, kaya maging aware po ang lahat. Depende po yan sa client, sa request nila. Kaya susundin na lang natin mga kahimas. So, eto na mga kahimas.
So after natin mag blower ay kinabit ko na tong kanyang positive at negative ng battery. So make sure na bago nyo ikabit tong negative at positive ng battery, kailangan na blower ninyo ng maayos lahat ng mga terminal socket sensor. Okay, lahat ng mga terminal socket sensor na makikita nyo ay kailangan nyong i-blower ng maayos. Ayan, sa alternator. Okay. Siyempre, sa computer box, after nyo lagyan ng plastic, ay tanggalin nyo. Ayan. Lahat ng mga sensor. At iwasan po ninyo na maputol ang kanyang mga harness. Ayan. Katulad nyang nasa ang picture, dahil pwede yung magkaroon ng check engine sign sa kanyang dashboard gauge. Okay, so okay na. At yung kanyang insulator, malinis na rin yung hood. Ayan, gamit tayo ng engine degreaser. So meron po niyan sa online. Yung aluminum cleaner, meron din po niyan sa online. Shopee or Lazada. Ayan. Meron po niyan. Sa Handyman, meron din po niyan. Handyman Blade Edge Hardware. At magtanong lang kayo sa crew. Ayan. So paantarin muna natin mga kaymas. Check natin kung meron check engine. So ulitin ko, bago nyo paandarin mga kahimas ay kailangan na blower ninyo ng maayos yung buong makina at syempre ang kanyang mga sensor terminal socket. Lahat ay kailangan ma-blower ninyo ng maayos. Yan, nakabit na yung positive at negative. Paandarin natin. Okay. Automatic transmission, yung kanyang cambio. Kaya para sa mga baguhan, kailangan naka-parking. Ayan. Nasa parking. Okay. Ayan natin. Siyan natin. So, ayun mga kahimas. So, normal po yung kanyang gauge. Diba? So, wala tayong walang na-detect na check engine sa kanyang gauge after natin mag-engine wash. So make sure, katulad ng sabi ko kanina, kailangan mag-blower nyo na maayos yung kanyang mga terminal socket sensor bago kayo magsagawa, bago kayo mag-start ng makina. Okay? Yan. So kailangan i-blower nyo na maayos para hindi magkaroon ng check engine or aberya sa gauge. If in case na mayroon lumabas, so ulitin ko para sa mga baguhan, baka nakalimutan ninyo, ay kumonsulta kayo sa mekaniko kung sakali mayroon lumabas na check engine or check nyo muna yung gauge, yung kanyang makina, baka merong ang naputol or nahugot na terminal socket sensor. So kabit nyo lang. So kung nakabit nyo naman, ay okay naman, pero may lumabas na sensor na check engine, pinakamainam at okay na mekaniko. Yung mekaniko na merong gamit na scanner. Okay, syempre kailangan marunong din siya gamit ng scanner. Ayan, para agad matapos. Okay, so huwag kayo kukuha ng mekaniko mga kahimas if in case na merong sensor detect na may lumabas sa check engine. Huwag kayong kukuha ng mekaniko na walang ang scanner. Okay, mas maganda yung merong scanner para makuha agad kung saan nagkaroon ng check engine. Okay, mahirap kasi manghula eh. Baka mamaya bibili ka ng piyesa, mali pala yung nabili mong piyesa. So sayang yung nabili mo, di ba? Yung iba kasi ayaw magpasoli ng piyesa. Kaya pinakamainam ay meron kayong contact or kumusulta kayo sa mga mekaniko na merong scanner. Pinakamainam po yun mga kahimas. Ayan. Gana po siya. Okay.
mga kaimas, malinis na po. So walang na-detect na check engine sa kanyang gauge. Ayan. Kaya para sa mga baguhan ay maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. At kung bago ka sa channel ko at nagustuhan mo, maaari mong isubscribe ang aking channel. Ayan. Pwede mo subscribe. Or pwede rin naman hindi, wala namang problema doon. Pero salamat pa rin sa iyong panonood, kaibigan. Okay, kay Himas, maraming salamat sa panonood at ingat po ang lahat.